Hello mga boss, meron tayong gagawin ngayon, ayan siya, Concert Amplifier 502. Ang problema daw nito mga boss, nawawala daw yung sounds niya. Nagpa-power on naman siya, meron naman daw siyang sounds. Kaso, pag nilalakasan daw mga boss, nawawala-wala yung sounds niya. So, yun yung problema nito mga boss. Pag power on natin, try natin. Ito yung power cord niya mga boss. Saksak natin. Power on natin mga boss. Ayan. Kung napansin nyo, naka-power on siya. Ngayon, lagyan natin ng speaker. So, bali yan siya mga boss. Nilagyan natin ng speaker tsaka ng signal. Ayan, ito yung speaker mga boss. So, ayan, nakapower siya. Ayan, lagyan natin ng signal. Ito. So, ngayon mga boss, meron na siyang signal. Ngayon, bu-volume natin. Tignan natin kung meron nga siyang sounds. So, ayan siya mga boss. Meron nga siyang sounds mga boss. Ngayon sinasabi nila. Magpa-power on naman daw siya. Meron naman daw siyang sounds. Kaso, bigla na lang daw mawawala yung sounds. Pagka nilalakasan nila mga boss. Try natin lakasan. So, base sa napansin natin mga boss, hindi naman nawawala yung sounds niya kapag nilalakasan natin. Pero, minsan mga boss, itong mga amplifier nito, yung ganyan na trouble, problema, sa gitna ng mga 502 yun mga boss, yung bigla na lang mawawala yung sounds, pipitik yung kanyang relay, katapos babalik yung kanyang sounds. So, ngayon napansin nyo, nilakasan natin, hindi naman nawala, kaso itong volume na to mga boss. Posible mga boss, marumi na rin tong volume niya. Pero balik tayo sa problema niya mga boss. Yung nawawala daw yung sounds. Yung mga ganun na problema, sa gitna ng mga 502 yun. So ngayon, kung napansin nyo, hindi naman nawawala yung sounds niya kahit na yung volume natin. Kasi mga boss, kaya hindi nawawala yung sounds niya. Masyadong maliit itong speaker. Itong nilagay natin yung speaker mga boss, kayang-kaya niyang palabasin to sounds ng speaker na to. Kaya hindi niya nakuwang mawala yung sounds niya. Ito kasi ng amplifier na to mga boss, nasa video ke. So panigurado, yung speaker doon malalagay yung speaker na sinasalpak dito mga boss. So ipapakita ko sa inyo mga boss kung anong posibleng nagiging problema pagdating sa mga 502 concert. Bubuksan natin mga boss, papakita ko sa inyo yung nagiging problema kapag nilalakasan natin, biglang nawawala yung sounds tapos babalik. So, i-off na natin mga boss para mapakita ko na sa inyo yung problema niya. So, ngayon mga boss, bubuksan natin. So, bali yan siya mga boss. Nabuksan na natin. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong posibleng problema nito. Kaya, ba't sinasabi nilang pag nilalakasan nila, nawawala yung tunog. So, ngayon, tuturo ko sa inyo kung ano, alin ba dito yung nagiging problema niya mga boss. Ang problema na yun mga boss, kapag ganun yung Concert 502, ipapakita ko sa inyo mga boss.
Ito yung nagiging problema niya, mga boss. Bakit nawawala yung tunog niya kapag nilalakasan natin? Lalo na kapag mainit na, mga boss. Kung napapansin niyo yan, mga boss, ayan mga boss, kung napapansin nyo, yung dalawang resistor na yon, yung kulay, ano bang kulay yan? Parang kulay dark blue or blue. Kung napapansin nyo, ayan, parang sunog na sila. Ayan mga boss, yung dalawa. Ang value niyan mga boss, 10 ohms, 3 watts. Yan yung nagiging problema mga boss, bakit nawawala yung tunog niya kapag nilalakasan natin itong amplifier. Kung napapansin nyo, ayan, sunog. Yan dalawa na yan, yung katabi ng kulay orange, mga boss. Yan yung nagiging problema niya, mga boss. Kapag nilalakasan natin tong amplifier na to, mga boss, lalong umiinit yan. Kung napapansin nyo yung dalawang itim na yan, mga boss, yung square, yan yung relay. So kapag umiinit yung dalawang resistor na yan, mga boss, asahan natin yung relay. Pipitik sila hanggang sa mawawala yung tunog niya. So yun yung dahilan, mga boss. Ngayon, gagawin natin. So ngayon, gagawin natin mga boss. Tatanggalin natin tong board niya. Tapos, papalitan natin yung dalawang resistor na yun. Ayan mga boss. Papagita ko. Ayan. Yung dalawang resistor na yan mga boss, papalitan natin. So, tanggalin na natin tong board niya. So, tatanggalin na natin yung kanyang board, mga boss. So, ayan, mga boss. Natanggal na natin yung kanyang board. So, ngayon, gagawin natin. Tatanggalin natin yung sinasabi kong resistor kanina, mga boss. Ayan sila. Ayan. Yung dalawa na yan, mga boss, yan yung nagiging problema. Kapag nilalakasan natin tong amplifier natin, napuputol-putol yung tunog. So, yan yung nagiging problema, mga boss, yung dalawa na yan. So, ngayon, gagawin natin, tatanggalin natin yan, mga boss. Pagkatapos, papalitan natin ng bago. So, gawin na natin. So, yan, mga boss. Tatanggalin na natin tong mga resistor. So, ayan mga boss. Natanggal na natin. So, gagawin natin, papalitan natin 'to. So, ito mga boss. Nakabili na tayo. Binili ko pala mga boss, 5 watts na para mas matibay. Di tulad nito, 3 watts lang. May nasa klase 'to mga boss. Mas maganda 'to. Kahit 2 minute, kaya niyang i-absorb yung init mga boss. Kasi parang bato siya mga boss, hindi tulad nito, plastic. So mas mabuti kung ganito na lang gamitin nyo. So ngayon, ilalagay na natin mga boss. So, yun siya mga boss. Nalagay na natin. Ayan. Ayan. Nilagay na natin mga boss. Ngayon, babalik natin tong board. Saan natin subukan ulit. So, ngayon, babalik na natin mga boss.
So ngayon mga boss, kung napansin nyo, pinalitan natin yung mga resistor. Ayun sila, yung kulay puti mga boss. Ayan, pati itong main volume mga boss, kung napansin nyo, in-sprayan ko siya. Ito yung gamit natin pang spray mga boss. Nung unang tinesting natin mga boss, kung napansin nyo, pagdating sa kalate, medyo iba yung tunog, gumihina. So ngayon, ginawa natin, in-sprayan na lang natin mga boss. Hindi na natin pinalitan ng bago. Okay pa naman to. So ngayon, titestingin natin mga boss. Try natin. Power on natin. Hindi pa pala nakasaksak mga boss. Isaksak muna natin. Ito. Ito yung power cord. Ngayon, power on natin. Ayun, kung napansin nyo mga boss, nag-power siya. Umandar yung fan niya. Ngayon, lagyan natin ng signal. So ngayon mga boss, ito try natin. Ayan, bo-volume natin. Kung napapansin nyo mga boss, pagdating sa 12 o'clock volume, napapansin nyo, hindi na siya umiina. Try natin dalhin sa 12 o'clock. So yan siya mga boss. Pagdating sa ganyan na problema mga boss, yung on and off yung kanyang tunog, kadalasan kasi ng mga 502 mga boss, yun yung problema. Kapag nilalakasan mo, namamatay yung tunog. Tapos babalik. So, yun yung unang ititignan nyo mga boss. Mas maganda kung palitan nyo kagad itong mga resistor na yan. Kadalasan nasira ng 502 yan. Yung patay sindi yung tunog. So, ngayon, okay na to mga boss. So, gagawin natin yan, mga boss. I-off muna natin. Pagkatapos, isasara na natin. So, ayan siya, mga boss. Naisara na natin. So, ngayon, titestingin pa natin ng isang beses mga boss. So, lagyan natin ulit ng speaker. So, ngayon mga boss, nakalagay na yung speaker. Ayan, saka yung signal. Ngayon, power on natin. So, ayan mga boss, nag-power on. Ngayon, volume natin. Nag-iba yung tunog. So, ganun lang yung paggawa mga boss. Pag ang amplifier na 502 mga boss, ipag on and off yung tunog niya, una nyong i-check mga boss yung resistor na pinalitan natin. Kahit na hindi na kayo mag-trouble mga boss, yun, itong mga concert na 502 na to, kadalasan sagit yan. Yung mga patay sindi yung tunog. Yun lang yung papalitan nyo mga boss. Panigurado, mag-okay na yan.
Marami na kasi ako na-encounter na ganyan na trouble, mga boss. Kaya kabisado na natin, mga boss. So hanggang dito na lang, mga boss. Pag-like na lang tong video at pag-hit na rin yung bell, mga boss, para sa susunod na video yung gagawin natin, ma-notify kayo. At syempre, mga boss, huwag nyo sana kalimutan mag-subscribe. Pa-support na lang, mga boss. So hanggang dito na lang, mga boss. Salamat.